In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Good afternoon, brothers and sisters. Good afternoon, Father. Welcome to the Parish and National Shrine of Saint Padre Pio, to our sacred celebration of the second Sunday of Ordinary Time. Together with all our intentions, we pray for those who put their intentions in the Holy Masses, those who are celebrating their birthdays and anniversaries today, those who are continuously praying for healing, guidance, and for good health from Padre Pio, and for the eternal repose of all our departed loved ones. Brethren, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my most grievous fault. Therefore, I ask the Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Have mercy, Lord, have mercy, Christ, have mercy, Christ, have mercy. Father. Amen.
Almighty ever-living God, who govern all things both in heaven and earth, mercifully hear the pleading of your people and bestow your peace on our times through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. A reading from the first book of Samuel. Samuel was sleeping in the temple of the Lord, where the ark of God was. The Lord called to Samuel, who answered, "Here I am." Samuel ran to Eli and said, "Here I am, you called me." "I did not call you," Eli said. "Go back to sleep." So he went back to sleep. Again the Lord called Samuel, who rose and went to Eli. "Here I am," he said. "You called me." But Eli answered, "I did not call you, my son. Go back to sleep." At that time, Samuel was not familiar with the Lord, because the Lord has not revealed anything to him as yet. The Lord called Samuel again for the third time. Getting up and going to Eli, he said, "Here I am, you called me." Then Eli understood that the Lord was calling the youth. So he said to Samuel, "Go to sleep, and if you are called, reply. Speak, Lord, for your servant is listening." When Samuel went to sleep in his place, the Lord came and revealed his presence, calling out as before, "Samuel, Samuel." Samuel answered, "Speak, for your servant is listening." Samuel grew up, and the Lord was with him, not permitting any word of his to be without effect. The word of the Lord. Thanks be to God. Responsorial Psalm. Here am I, Lord, I come to do your will. Here am I, Lord, I come to do your will. I have waited for the Lord, and he stooped toward me and heard my cry, and he put a new song into my mouth, a hymn to our God. Here am I, Lord, I come to do your will. Sacrifice or offering you wist not, but ears open to obedience you gave me. Holocaust or sin offerings you sought not, then said I, "Behold, I come." Here am I, Lord, I come to do your will. In the written scroll it is prescribed for me, to do your will, O my God, is my delight, and your law is within my heart. Here am I, Lord, I come to do your will. I announce your justice in the vast assembly. I did not restrain my lips, as you, O Lord, know. Here am I, Lord, I come to do your will. A reading from the first letter of Saint Paul to the Corinthians. Brothers and sisters, the body is not for immorality, but for the Lord, and the Lord is for the body. God raised the Lord and will also raise us by his power. Do you not know that your bodies are members of Christ? But whoever is joined to the Lord becomes one spirit with him. Avoid immorality. Every other sin a person commits is outside the body, but the immoral person sins against his own body. Do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God, and that you are not your own?
for you have been purchased at a price. Therefore, glorify God in your body. The word of the Lord. Thanks be to God. Please all stand. Alleluia, 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 Alleluia. We upon the Messiah, Jesus Christ, who brings the truth and Alleluia, 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 Alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint John. Glory to you, O Lord. John was standing with two of his disciples, and as he watched Jesus walk by, he said, "Behold, the Lamb of God." The two disciples heard what he said and followed Jesus. Jesus turned and saw them following him and said to them, "What are you looking for?" They said to him, "Rabbi," which translated means teacher, "where are you staying?" He said to them, "Come and you will see." So they went and saw where Jesus was staying, and they stayed with him that day. It was about 4 p.m. Andrew, and the brother of Simon Peter, was one of the two who heard John and followed Jesus. He first found his own brother Simon and told him, "We have found the Messiah," which is translated Christ. Then he brought him to Jesus. Jesus looked at him and said, "You are Simon, the son of John. You will be called Cephas," which is translated Peter. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang hapon pong muli sa inyong mga naririto sa atin sa Pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming, especially those who are participating in this Holy Mass from other countries abroad. Ngayon po ay ikalawang linggo sa karaniwang panahon, katatapos lamang natin ng panahon ng Kapaskuhan, and the readings of today's Gospel, the first, the second, and readings together with the Gospel, talks about introduction and being introduced. Ang mga pagbasa po ay nagbibigay sa atin ng magandang kwento tungkol sa pagpapakilala. John and his disciples, the disciples of John, was introduced to Jesus through the teachings of John. The brother of Simon Peter, Andrew, introduced him to Jesus. We heard in the first reading, in the first book of Samuel, Eli introduced Samuel to Yahweh. And in the second reading, to the letter of Saint Paul to the Corinthians, it is the Holy Spirit who is introducing us to Jesus. About introduction and being introduced. Sa ating buhay pananampalataya, may bahagi lagi na nagpapakilala sa atin kay Jesus. Kayo po, sino pong nagpakilala sa inyo kay Jesus? Sino nagpakilala sa inyo sa pananampalataya? O pwedeng magandang sabihin, sinong nagturo sa inyong magdasal? Sapagkat usually, those people who taught us to pray
Lalo na nung mga unang-una, ang mga unang dasal, nung tayo'y bata pa, we consider them who introduce us to Jesus. Ang mga taong nagturo sa ating na mga unang panalangin, maraming ating mga lolo o lola, ating mga magulang, ang mga katikista, may ilan sa ating ang mga pari, may ilan sa ating mga taong simbahan, sila ang nagturo sa atin ng manalangin. Sila ang nagturo sa atin na makilala si Jesus. Sino pong nagpakilala sa inyo kay Jesus? Maganda pong balikan iyon. Hindi naman tayo pinanganak na lamang na biglang kilala si Jesus. Laging may mga tao sa paligid, laging may mahalagang tao sa ating buhay na nagpapakilala sa inyo kay Jesus. Sinong nagpakilala sa inyo sa simbahan? Sinong nagturo sa inyong magdasal? Sinong nagturo sa inyong sumimba? Sila ang mga taong kikilalanin nating nagpakilala sa atin kay Jesus. Pero hindi po doon natatapos ang kwento. Yung matapos mong makilala sa Jesus, ano nang nangyari sa iyo? Ang iba sa atin ay mahigit ng 60 taon, 80 na, maya-maya gagraduate na sa buhay na ito. Ano nang nangyari nang nakilala mo si Jesus? Sapagkat mga minamahal, ang tunay na pagkakilala kay Jesus ay hindi natatapos na magkakilala lamang kayong dalawa. If you will go back to the story of the gospel, when the two disciples knew about Jesus, nung nakilala nila si Jesus, sumunod sila kay Jesus. Alam niyo po ang nakakalungkot sa atin? Nung nakilala natin si Jesus, patuloy pa rin tayong madamot. Patuloy pa rin tayong mataray. Patuloy pa rin tayong magagalitin. Ay nakakapagtaka kung si Jesus ba talaga ang nakilala mo. Dahil kung Diyos, kung si Jesus ang nakilala mo, abay may mababago sa buhay mo. Halimbawa sa pagpunta niyo dito ngayon, pakitaas nga po ang kamay yung mga first time sa Padre Pio. Meron bang mga first time? May mga ilan? Oh, kayo po, napakaganda ng lugar na ito. Marami sa atin ay bumabalik-balik. O yung mga first time, ang ganda ng lugar. Ramdam na ramdam mo si Jesus. Anong gagawin mo pag nakilala mo si Jesus? Sa'yo lang ba si Jesus? Hindi po pwedeng ganoon. Si Jesus na makikilala mo dito, si Jesus na makakatagpo mo dito, si Jesus na tatanggapin mo dito, ay dapat ibabahagi mo sa iba. Sapagkat iisa ang bunga ng pagkakilala kay Jesus. Alam niyo po kung ano? Kung talagang si Jesus ang makikilala mo, magiging mapagmahal ka. Tunay pong pagmamahal ito ha. Hindi ito yung pagmamahal na kapagkakaharap lamang. Sapagkat kung kilala mo si Jesus, kung tatanggapin mo si Jesus ngayon, unti-unti kang magiging mapagpatawad. Unti-unti kang magiging maunawain. Unti-unti kang magiging mapagbigay. Kaya nga po tanungin natin ang ating sarili. Sa tagal na nating sumisimba, sa tagal na nating nagdadasal, sa tagal na nating nakikilala si Jesus, ano nang nangyari sa atin? Nakakatakot po yung tumatanda, habang tumatanda, tumataray. Habang tumatanda, nagiging magagalitin. Habang tumatanda, nagiging madamot. Abay, sayang po ang pagsimba ninyo. Lagi ko nga pong paalaala dito, simba-simba, dasal-dasal, papikit-pikit pa sa ama namin, peace be with you, peace be with you. Pag uwi naman, galit ka pa rin sa kapitbahay mo. Ay, nung nakuha mo dito? Muta nyo at napapatawa kayo. Diga? O kahit kayo maghapong nakaluhod dito, tapos kaaway mo ang nanay mo, anong nangyari sa'yo? Sinong nakilala mo dito? Sinong tinanggap mo dito? Punta kayo sa mga simbahan. O talagang may pagluhod-luhod pa. Ramdam na ramdam nyo si Jesus.
Pag-uwi sa inyo, kachismisan mo ang kapitbahay mo. O anong nangyari? Ang nag-iisang patotoo na tunay na nakilala mo si Jesus, unti-unti kang nagiging mapagmahal. Yun lamang. Hindi po biglaan. Hindi naman yung pagkatapos mong sumimba dito, pinakababait ka na. Walang ganoon. Hindi kayo mamaya magmumura uli kayo. Tanyo, pag-uwi nyo sa inyo, magagalit uli kayo. Diga, sabi ko nga ay, nasa sasakyan pa lamang kayo, magkakaaway na kayo. Sinabi na ikang huwag ka nang bumili, umihi ka pa, gabing-gabi na, uuwi pa tayo, pero galing kayong simbahan. Unti-unti at isang proseso ang pagkilala kay Jesus. Paano mo malalamang si Jesus ang nakilala mo? Paano mo malalamang si Jesus ang nakatagpo mo dito? Kung unti-unti kang nagiging mapagmahal, unti-unti kang nagiging maunawain, unti-unti kang nagiging mapagpatawad, nakauunawa ka ng ibang tao, humahaba ang iyong pasensya, nababawasan ang iyong pagiging magagalitin. Isang oras ka nalang nakikipagchismisan, dati kalahating araw, o binabawasan mo na. Ganoon ang pagbabago sa sarili. Sapagkat si Jesus na tatanggapin mo ay tunay na si Jesus kung nababago ang sarili mo sa pabuti. At yun ang ginagawa ng mga taong nagpapakilala sa atin kay Jesus. Those people who introduce us to Jesus, napakalaki na ng ginawa nila. Ang hamon, anong gagawin mo ngayong nakilala mo si Jesus? Ay di ipakilala din siya sa iba? Ay di ibahagi din siya sa iba? Huwag na ho kayong lumayo. Baka kayo makalayo pa sa inyong kapitbahay. Ipakilala niyo muna si Jesus sa inyong sarili, sa inyong mga asawa, sa inyong mga bungangera at mga lasinggerong asawa, sa inyong mga pasaway na anak, sa inyong mga magagaliting bienan. Doon yung unang ipakilala si Jesus. Sa paanong paraan? Ay di maging mapagmahal ka sa kanila. That's the only way and the only proof that Jesus is in you. When you learn how to love, kapag natututo ka unti-unti na magmahal. Paalaala sa atin ang Aral Batanggenyo, our local catechism here in Batangas, number 137. Si Kristo, anumang tawag sa Kanya, ang ipinahayag ng mga propeta na darating upang lagi nating makapiling. Anumang pagkakilala mo kay Jesus, siya may kaibigan mo, siya may tagapagligtas mo, siya man ang tagagawa ng iyong mga problema, siya man ang tagaligtas o tagasagot sa iyong mga iniisip at suliranin sa buhay, sino man si Jesus sa buhay mo, iisa lamang ang patunay na totoong si Jesus yan. Kung ikaw ay unti-unting natututong magmahal. Let us ask in this Holy Mass to Jesus who will be coming to us during the communion. Ibulong niyo po sa Kanya sa pagtanggap mamaya, Panginoon. Bigyan mo po ako ng isang mapagpakumbaba at mapagmahal na puso upang ang iyong pagdating, ang aking pagkakilala sa iyo at ang pagpapakilala ng ibang tao sa iyo sa aking sarili ay magkaroon ng katubusan, magkaroon ng kaganapan sa pamamagitan ng aking pagiging unti-unting mapagmahal. Yung nagpapatawad, yung umuunawa, yung umiintindi sa aking kapwa. Let us together profess our faith. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day, he rose again from the dead.
He ascended into heaven and is seated, At the right hand of God, the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Enlightened by the teaching of God's Word and strengthened in our resolution to always please the Lord, let us address our petitions to Him, and together we say, Lord, graciously hear us. Lord, graciously hear us. For the whole Church, may she always be a beacon of truth and a staunch defender of the virtue of chastity, let us pray. Lord, graciously hear us. For the Holy Father and all our spiritual leaders, may they constantly enlighten us with their teaching and inspire us with their virtuous life, let us pray. Lord, graciously hear us. For those whom the Lord calls to the service of leadership in our communities, may they respond to their vocation with generous availability and by faithfully following the example of Jesus, let us pray. Lord, graciously hear us. For all those who are involved in producing and disseminating pornographic material, may they realize the gravity of the moral damage they cause to so many people and desist from their criminal activity, let us pray. Lord, graciously hear us. For all those who are victimized by the flood of erotic publications, shows, and movies, may they always remember that the human body is not made for immorality, but to give glory to God, let us pray. Lord, graciously hear us. For the victims of human trafficking and exploitation, especially the young ones, may they always feel the protection and support of the government authorities and private institutions, let us pray. Lord, graciously hear us. For all of us, may we always respond to God's call to live as devout Christians and responsible and honest citizens, let us pray. Lord, graciously hear us. Lord God, we lift up all our prayers to you and ask this through our Lord Jesus Christ. Amen. Please be seated. For your offerings in the envelope, you may drop them at the collection baskets. Please all stand. Pray, brethren, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good and the good of all His holy Church. Grant us, O Lord, we pray, that we may participate worthily in these mysteries. For whenever the memorial of His sacrifice is celebrated, the work of our redemption is accomplished through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just.
It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God, through Christ our Lord, for out of compassion for the waywardness that is ours, he humbled himself and was born of the Virgin. By the passion of the cross, he freed us from an unending death, and by rising from the dead, he gave us life eternal. And so with angels and archangels, with thrones and dominions, and with all the hosts and powers of heaven, we sing the hymn of your glory as without end we acclaim. Holy, 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 Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory, Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Those who are unable to kneel, please remain standing with reverence. You are indeed the holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and, giving thanks, broke it and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that, partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, Gilbert, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, the Mother of God, with Saint Joseph, her most chaste spouse, with the blessed apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, forever and ever. Amen.
At the Savior's command and formed by divine teaching, we dare to say, Lord, we pray, from every evil, graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy. Take away the sins of the world. Grant us peace. Grant us peace. Those who are unable to kneel, please remain standing with reverence. Behold the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word and my soul shall be healed. The body of Christ. Amen. Mighty God.
The second collection which will be done is for the continuing development of the parish and national shrine of St. Padre Pio. Thank you for your offering. Spirit, He guides me along the road.
O Lord, the spirit of your love, and in your kindness make those you have nourished by this and heavenly one bread, one in mind and heart, through Christ our Lord. Amen. Prayer for intercession to Santo Padre Pio altogether. Padre Pio, holy monk from Petrelcina, outstanding saint of the present era, our bright beacon in this earthly pilgrimage, our sanctuary in times of trouble, holy exemplar of great courage, with you our needs do we confide, as well as our livelihood, our health, and our might. Unworthy as we are, we pray that you concede. Bless and grace us that our lives may be fulfilled. From sin may we abstain, in God may we remain. We also beseech thee, servant of the Most Holy, to instruct us in the gospel, that we may reflect and believe. Our requests are before thee. Our hearts repent, resolving earnestly to not sin again, to always follow God the Father, together with the Spirit and Jesus the Mediator. Amen. Please be seated for some announcements. Una sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana, mangyaring pakiingatan po ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa paligid po ng ating mga simbahan, may makikita kayong Pilgrim's Information Record Book. Sa mga hindi pa po nakapagsusulat, pakisulat ng inyong pangalan at mga hinihinging detalye, tulong sa ating documentation program at alaala ng inyong pagbisita sa pambansang Dambana. Kung kayo naman po'y mga OFW o mga balikbayan o may kasamang mga foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrims Information Record Book. Malaking tulong po ito sa ating ginagawang aplikasyon bilang isang international shrine. Maraming salamat po sa inyong lahat at inaasahan naming pananatilihin ninyo ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Muli po kayong magsitayo.
Atin pong babasbasan ang inyong mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais babasbasan, isipin ang mga taong nais ninyong ipanalangin, at para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bindisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub at mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito'y magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpas sa walang hanggan. Amen. We thank all our servers and all of you who participated in this holy sacrifice of the Mass. Thank you very much and please take care always. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass ascended, go in peace, share Christ with everyone. Thanks be to God. Thanks to the Lord, thanks to the Lord. Proclaim His name, give thanks to the Lord.